Kamusta po kayo mga katsika? Ako po si Juana and welcome back to my channel! Okay, so nagbabalik po ako para ipagpatuloy ang ating naudlot na discussion about how I got annulled in just 15 months. So pag-uusapan po natin at i-discuss ko yung mga proseso before the actual court trials. Okay, and these are cross-examination and pre-trial. So, manatili lang po tayo sa loob ng ating mga tahanan, makinig sa mga instructions ng mga opisyales na nakakasakop sa atin, and continue to watch informative and worthwhile videos just like this. Bago po ako magpatuloy, I would like to mention a disclaimer first. I am not an attorney. I am not a judge, therefore I do not offer any civil legal advice. It is still best to consult your attorney. All the information that I will discuss here in this video are all based on my experience as a petitioner of my annulment case. Wala rin po akong babanggitin ang mga pangalan ng mga tao na involved sa kaso ko for confidentiality and safety of the people that were involved in this case. Lalong hindi rin po ako nag-film ng video na ito para manghikayat ng mga mag-asawa na maghiwalay. Itong video na ito is hopefully to inspire and to help and give information and tips to those individuals who are planning to file for an annulment case. Lalong-lalo na po yung mga individuals na matagal nang hiwalay sa kani-kanilang mga asawa. Sa pagpapatuloy po ng timeline ng aking annulment case, kung matatandaan nyo dun sa part 1 ng video ko, nabanggit ko na nagkaroon ng pagpapalitan ng correspondence o ng sulat ang Las Piñas Trial Court at Tagaytay Regional Trial Court. So sa mga hindi pa po nakakapanood ng part 1 ng aking video, panoorin nyo na po para makasunod tayo sa mga susunod na information na babanggitin ko dito sa aking video ngayon. Alright, so nagpalitan ng correspondence ang Las Piñas at Tagaytay Regional Trial Court for 3 months. So July, August, and September. Bakit nga ba Tagaytay Regional Trial Court? Kasi doon po, yun po yung regional trial court na nakakasakop sa last known address ng aking ex-husband. Alright, and may tinatawag po silang summons. Ito yung letter na ipinapadala sa respondent, na parang nag-iimbita sa kanya para dumalo at duminig sa kaso na inihain laban sa kanya. So, kung mapapansin niyo po, meron po ako ditong guide para ma-discuss ko po yung experience ko ng mas detalyado. Okay, so yung summons po ay letter na, o para siyang subpoena na ipinapadala para imbitahan yung nasasangkot or yung taong involved sa kaso, para dumalo at duminig sa kaso na inihain laban sa kanya. So, kailangan niya pong matanggap yung summons na yun and bibigyan siya ng 15 days o 15 araw para sumagot doon sa summons na ipinadala sa kanya. So, sa kaso ko, naghihintay kami from September 8 to 22 para sa reply niya. And then, nung walang natanggap na reply, ang korte from my ex-husband, nagpasa na po ng motion for court hearing ang aking attorney noong September 26, 2018. Isa pa po palang importanteng information ang gusto kong i-share sa inyo kasi nagkaroon po ng mitsa na muntik nang madismiss yung kaso ko dahil lang sa address. Yes, tama po. Siguraduhin nyo po na tama at kumpleto ang address na ibibigay ninyo dahil doon po ipapadala yung mga summons. Yung mga summons ay kailangang may pirma na natanggap ninyo or may tumanggap na na-acknowledge yung summons na yon. Kasi in my case, at that time, sa boarding house po ako nakatira. And yung boarding house ko ay nasa second floor. Tapos, ang may-ari ng boarding house ay isang matanda at caretaker lang ang nag-aasikaso sa kanya. So kapag naglilinis siya at nag-aasikaso ng matanda, hindi na niya siguro namamalayan na may dumarating na mailman or na kartero dun sa boarding house. So walang tumatanggap nung summons ko. At ilang beses na pabalik sa korte yung summons na ibig sabihin walang tumanggap sa side ko.
So, naging meet siya yun ng pagka, muntik ng pagka-dismiss ng kaso ko. And thank God, hindi naman nangyari kasi yung sumunod na mail na naipadala, na-acknowledge naman ng caretaker at natanggap ko naman po. So, make sure na may tatanggap ng summons na ipapadala para hindi po questionin pagdating ng mga trials ninyo sa korte. So, noong hindi po nakatanggap ng reply ang korte ng sagot doon sa summons na ipinadala sa ex-husband ko, nagpa-schedule na po si judge ng tinatawag nila na cross-examination. So, hindi po titigil ang korte para mapatunayan na walang sabuatan sa pagitan mo at ng iyong ex-husband. So, a cross-examination is done para masigurado na walang sabuatan sa pagitan mo at ng ex mo. Ito po yung kaibahan ng divorce sa annulment. Ito yung sa pagkakaalam ko lang, and please don't quote me on it. Ang divorce, as far as I know, involves or it requires an agreement between the two parties involved. Sa annulment po, hindi po pwede na magkakaroon ng agreement ang petitioner at ang ex mo. Kasi, ito po yung tinatawag nila na collusion. Bawal po yun. Bawal yung sabuatan sa pagitan ng petitioner at ng respondent. Kasi, an annulment is a case against one person to the other. So, hindi po pwede na magkakaroon kayo ng sabuatan ng ex mo. At kapag napatunayan ng korte na may sabuatan sa pagitan mo at ng ex mo, isa po ito sa malaking dahilan para mapawalang visa or para ma-dismiss yung kaso. Okay? So, tatandaan nyo po na maaaring ma-dismiss ang kaso kapag may sabuatan sa pagitan nyo ng ex nyo. In my case, a cross-examination was done on October 23, 2018. Isang buwan po pagkatapos nag-submit ng motion si attorney for a court trial. So, isang buwan yung lumipas kasi nagtanong po ng maraming questions ang prosecutor. So, ito yung proseso. Cross-examination is done by a prosecutor. Ito yung proseso ng pagtatanong ng prosecutor sa'yo para maimbestigahan yung kaso na walang examination o walang collusion na naganap sa pagitan mo at ng ex mo. Ilan sa mga tanong na naaalala ko na itinanong sa akin ng prosecutor ay kailan daw ba kami huling nagkita ng ex ko? Kailan kami huling nag-usap ng ex ko? At kung may communication pa daw ba kami ng ex ko? So, humanda po kayo sa mga pwedeng itanong sa inyo ng prosecutor. Nagtanong din po siya sa akin ng istorya ng buhay namin together nung nagsasama pa kami. Bakit ako nag-file ng annulment? At ano yung dahilan? So, expect nyo na po na maraming itatanong sa inyo ang prosecutor. Mapunta na po tayo sa susunod na proseso pagkatapos ng cross-examination. So, pagkatapos po ng cross-examination, a pre-trial is done. Inintay po ng korte yung report ng prosecutor bago po sila nag-schedule ng pre-trial. So, isang buwan din po yung itinagal ng paghihintay after ng cross-examination. Kasi gumagawa pa po ng report si prosecutor to prove that it's okay to proceed with the pre-trial dahil walang collusion na naganap. So, pagkatapos ng napakaraming mga tanong sa akin ng prosecutor ko, sa awa ng Diyos, nakapagpa-schedule ng pre-trial on November 26, 2018. So, isang buwan din po itinagal after ng cross-examination. Kasi as I've mentioned earlier, gumagawa pa po ng report si prosecutor na isinabmit niya sa korte na nagpapatunay na walang collusion sa pagitan ko at ng ex ko. So, a pre-trial is done before the actual hearings and trials. Isiset po sa pre-trial yung mga schedule ng mga mangyayari at magaganap na mga hearing sa future. So, kailangan pong masigurado ang appearance ng both parties dito, or kung hindi man po nagpaparamdam ang ex nyo, kahit kayo as a petitioner, ay kailangang dumalo. Kasi kapag walang nakarating, pwedeng-pwede po na ma-dismiss ang kaso. Lalo na sa pre-trial, importante po na makarating kayo sa pre-trial.
So, nung hindi na naman po sumipot yung ex ko dun sa pre-trial, nag-imbestiga na naman si court ng butas. So, naghahanap sila ng butas para makita kung talaga may sabuatan sa pagitan ko at ng ex ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi sila titigil. Hindi titigil ang korte para masigurado na malinis at sigurado ang proseso na ginagawa nila. At walang sabuatan na naganap sa pagitan mo at ng ex mo. Kaya make sure, alright, na darating ka sa pre-trial. Okay, pasensya na po kayo. I have to cut it here and park here muna po. Kasi ayoko naman na mabore kayo sa discussion about the annulment. Pero sa susunod na video ko po, i-discuss ko yung experience ko doon sa loob ng korte and ano ba yung pakiramdam na nakaupo ako sa stand habang tinatanong ng prosecutor at ng judge. Hindi ko pa rin po na-discuss dito yung expenses, pasensya na po, kasi hindi pa naman po natatapos ang gastos kapag natapos ang hearing. May tinatawag pa po tayong registration at filing. Kaya siguradong gagastos pa rin po kayo. And in my next videos, after ko ma-discuss lahat-lahat na kailangan ko i-discuss, ipopost ko yung breakdown ng nagastos ko. May nag-comment one time dun sa isang video ko saying na hindi imposibleng mapawalang bisa ang kasal nang napakabilis kapag may 300,000 pesos ka. Sabi ko sa kanya, sorry, hindi naman po ako gumastos ng ganung kalaki. Hindi po ako gumastos ng 300,000 pesos kasi wala po akong gagastos na ganun kalaki. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung magkano ang nagastos ko, please watch out for my next video. Subscribe to my channel and like this video. And please watch out dun sa mga susunod na discussion ko about it. Alright, so I hope you have a great day and cheers!